Magandang araw mga kapatid. So ito ngayong araw na to, meron ako nabasa sa comment section sa group ng Mirage G4. Well, ito po ay applicable sa mga modelong sasakyan na basta ano na siya, meron na siyang engine na control unit o ECU, meron siyang umiilaw na check engine light. Applicable po ito sa kahit anong model. Ito po ay basic or kayang-kayang gawin na DIY lang. Kasi merong nag-post sa group section na biglang lumabas yung kanyang check engine light. So tinanong niya kung ano ang pwedeng gawin o ano nangyari, bakit lumabas yung check engine light. So ano ba yung check engine light? Yun yung lalabas sa meter cluster mo kapag nag-on ka ng ignition, yung kulay dilaw or orange. Orange o dilaw, ano man doon. Ano siya? Ang drawing niya style ay parang makina. Yun. Papakita ko mamaya. So ang sabi niya, ano daw ang nangyari, bakit lumabas yung check engine light. So ayun, tuturo ko ngayon sa inyo kung anong gagawin nyo at bakit lumalabas yung check engine light. So kasi na, kaya ginawa ko to, meron kasi nag-comment na ano, PM sir, location scan natin. Kasi ang comment ko lang dun, nagtanong si kuya, then sana sinagot na lang muna kung ano yung dapat gawin, ganyan. Kumbaga, kasi kapag ganun ang comment, PM po location gawin natin, ibig sabihin, ito yan, pera agad yan, gagastos agad si kuya. So, tulungan natin at baka sakali mangyari rin sa inyo itong mga ganitong problema, at least, makaya nyong i-DIY. So, ito yon. Ang check engine light mga kapatid, tulad yan, naka-accessory siya, unang pindot, ulitin natin. So, ang check engine light, lalabas yan pagka nag-accessories, ignition on. Ayan. So, ito yon. Ayan. Yan yung check engine light, mga kapatid. Ito. So, dapat pag in-start mo ang makina, mamamatay yan. So, start natin. Ayan. Dapat ganyan, mamamatay siya. Well, paano pag in-start mo at hindi pa rin namatay? So, ganito naman yan. Kapag nag-start ka ng makina, start natin. Ayan. Nakita nyo, lumabas yung check engine light, mga kapatid. So, ibig sabihin, may problema sa yung system, sa either sa sensor, connectors, wiring, etc. Merong mga DIY na pwedeng gawin dyan para mawala. Una, tanggalin mo yung negative terminal ng battery. Siyempre, papatay mo yung makina. Pagkapatay mo ng makina, tanggalin mo yung negative na battery within 15 seconds or 1 minute, then ikabit mo ulit. Okay? Tapos, kapag nagawa mo na yon, hard reset ang tawag kasi nila doon, hard reset, tatanggalin yung negative terminal. Okay, yung iba, negative positive ng battery, tatanggalin nila within 15 seconds or 1 minute. Then after that, kakabit na ulit yung negative positive ng terminal ng battery, then i-start. Pero, halimbawa, in-start mo siya. Halimbawa, patayin natin. Halimbawa, nagawa mo na yung ganung procedure, nagtanggal ka ng negative positive. Pero, nung in-start mo, nakalabas pa rin siya. So, that time, che-checkin mo na yung mga connectors, wiring, harness, ganyan. Pero, ang advice ko kasi minsan, sinasabi ko sa mga nagtatanong sa akin, una mong gawin, check mo muna yung mga connectors, wirings, harness, baka may naglulus lang, baka natanggal lang, o baka may kagat ng daga, yan. Pero, kapag ka ginawa mo na yun, nag-check ka na ng mga connectors, wiring, harness, at ganyan pa rin, dyan mo nagagamitan ng scanner. Ito yung scanner mga kapatid, yan. Generic lang to, mumurahin lang to sa Lazada, makakabili ka eh. Although hindi mo siya lagi magagamit, pero halimbawa, magka-problema ka ng ganyan, at least kayang basahin. May mga modelo to na, may mga gantong klase ng OBD2 scanner na generic na minsan hindi nababasa yung trouble code. Kaya ang suggestion ko, kapag bibili kayo ng ganito, tingnan nyo muna yung review. Okay? So ito, sasaksak mo dun sa OBD port. Meron sa ilalim. Kaya nga lang sabi ko sa inyo mga kapatid, bago ka pumunta sa scanning, i-check nyo muna yung mga connector, harness. So ito yung sinasabi ko kanina. Natanggalin mo yung negative or negative positive ng battery within 15 seconds. Then, kabit mo ulit. At pagkakabit mo,
try mo i-start. Pag in-start mo yung makina at ganun pa rin, ngayon, jump ka naman dito sa mga connectors. Halimbawa, ito, sa map sensor. Check mo, kalugin mo kung hindi masyado nakasaksak, tulak mo lang. Ayan. Basta yung mga connectors, punta ka lang dyan sa injector. Ayan. Tignan mo lang kung nakasaksak maigi o hindi. Ito yung sa ignition coil. Ayan. Pag nagawa mo na yung mga yan, yung mga connector ay okay, nakasaksak na mabuti, na-check mo na yung mga wiring harness, tsaka ka mag-jump sa pag-scan sa engine ECU. So ito yung engine ECU, yung OBD port. OBD port, andito siya. Ayan. Diyan mo isasaksak yung scanner mo. Ayan, ito. Pag isasaksak mo siya dito, make sure na nakapatay ang ignition on. Okay, pag sinaksak mo, makikita mo yung ilaw yan. Ito. So pag umilaw na yan, lagay mo sa OBD. Pero naka-on dapat ang makina. Ignition on. Okay? So kung makikita yan, naka-ignition on mga kapatid. Ayan. Lalabas yan, meron siyang MIL status naka-on. Ibig sabihin, may trouble code. Basahan mo lang siya, read codes. Okay, tuloy lang. Ayan, ang lumabas sa kanya, manifold absolute pressure barometric. So, yung map sensor niya, may problema daw. Ayan, air temperature, may trouble code. Ito yung trouble code. Makikita yung mga trouble code. P0113, yan yung mga sinasabi nilang trouble code. Ayan, P0108. Ayan, try natin kung mabubura. Okay? Nagawin mo lang, erase codes. Ang sabi niya, clear reset emission-related diagnostic information. Are you okay? Tapos, please turn ignition on with engine off. Press OK. So, ignition off down. Okay. And ignition on. Ayan, ignition on ulit. Then, back. May iba-ibang klase mga scanner mga kapatid. Medyo narito kayo dito pero meron pang mas friendly na OBD scanner. Okay? So ulit natin. Wala na siyang code. Okay? Ayos na, nabura na kasi natin. Pero kaya tayong start. So ayan, wala na siyang check engine light na nakailaw. Okay ha mga kapatid, ganun lang, napakasimple lang, di ba? So kung may scanner ka, ito naman mura lang, wala pa 1,000, mga 900 lang. Meron kang ano, scanner na, ito mura lang to. Yung 2,500 lang bili ko dito. Tapos yung iba naman, merong mga generic talaga, 900. Ito kasi nagagamit sa mga diesel, pwede rin sa diesel siya. Nagagamit ko sa Toyota, sa Mitsubishi na diesel. Pero sa ibang brand na diesel engine, hindi niya kayang i-read. So depende yan sa compatibility ng scanner mo. So ang importante, nabura mo yung check engine light, di ba? Kung meron ka nitong scanner, mas madali. Kung wala ka naman, gawin mo yung tinuro ko sa inyo. Check nyo yung mga connector, yung mga wiring harness, yung mga sensor. Baka luwag lang yung connector. Or kailangan lang tanggalin yung negative positive hard reset. Pero ang suggestion ko, kapag ganyang ginawa ninyo na nag-hard reset kayo, make sure na saksakan pa rin ng scanner. Bakit? Kasi kahit sabihin mo nabura siya gamit ang hard reset, mas mabuti yung alam mo kung ano yung specific na sensor ang lumabas na trouble code. Kasi mamaya nagawa mo nga sa hard reset tapos bumalik na naman, adi at least kung i-scan mo siya, alam mo kung ano yung specific na sensor ang may problema. Diba? Nakita nyo, nakalagay map sensor. Diba? Yun lang mga kapatid. Alright mga kapatid, sana may natutunan kayo na konting kaalaman sa aking ginawang video. And don't forget po to like and subscribe sa aking YouTube channel mga kapatid. Ayan, salamat po ng marami sa mga subscriber ko, sa mga viewers ko na walang sawang nanonood sa akin at sumusuporta sa aking mga vlog mga kapatid. At sana po, share po natin yung gantong mga kaalaman at makatulong ka po tayo sa marami.
lalo sa mga ano, wala pa masyadong idea tungkol sa sasakyan. Okay mga kapatid, thank you very much po at sana po sa mga susunod ko pang vlog, supportahan niyo po mga kapatid. At thank you very much ulit and God bless po.